to Best of 3 series for DPC Southeast Asia Season 2 Lower Division Galaxy Razor versus MTG. Ayan, Magic the Gathering. Iba pala yung ibig sabihin, no? Motivate Trust Gaming, mga Sir 1-0 in favor of MTG. And syempre, kami pa rin po ang makakasama nyo for this series. I'm Aki and I'm with Casey dito. And let's see kung maka-close out na nga ba ng MTG yung game. Pero yung game mo natin, sobrang dikit nung naging laban natin doon. And almost for Galaxy Razor. But syempre, kaso almost is never enough. Totoo. Sabi ni Ariana Grande. Almost is never enough. Pero tignan natin kung makakabawi pa ba yung Galaxy Razor. Kasi kaya nila eh, yes, diba? Kaya nilang i-dethrone sa top spot itong MTG. Just so happen na mas composed siguro yung MTG pagka tipong crucial fights na yung meron compared dito sa Galaxy. Experience-wise, experience, diba? Yes. Mas doon nakakalamang yung MTG dito. Pero eto na nga, na-open up yung pack na I think first ban to nung game 1. Pero MTG pa rin. Ano din na first ban nila yung Broodmother. Okay. And Grimstroke, inalis na sila sa listahan dito. Kasi medyo hassle nga naman kung kanina kita mo. Ipito sila yung nakapanalo, di ba? Yung mga crucial team fights. Nagagaling din lahat mostly for dito sa Grimstroke. So, might as well tanggalin mo na lang din talaga. Pero kita mo naman yung Galaxy Razor dito. Eliminating a lot of carries na pwedeng kunin dito ng MTG like Medusa, Ricky, and then the Faces Void. So, DK pa. Isa. So, ayaw nila makontra talaga yung pack. Kasi, di ba, Faces Void, possible na pwede mahuli si Pac, Ricky as Doom, well. Mga ganun. Mga silence heroes yung panghuli talaga dito kay Pac. Pero, tingnan natin kung core na ba to, i-adjust pa ng Galaxy Razor. For MTG naman, 2 supports yung ipipick nila dito. Very aggressive support din. Warlock, di ba? So, ganda ng ano. Ito palang ganda na ng combo. Siguro, pipick sila Dream dito coil, na, ano? Dream Coil. Fatal Bonds, tapos? Fatal Bonds, tapos Golem. Tapos may Earth Spirit pa dito. Na ano, yung Fatal Bonds plus yung Magnetize, sobrang sakit din talaga nung damage siya kayang provide nung dalawang yun. Coming from 2 supports pa lang yun. Ha? Wala pa tayong dalawang hero dito. Pero Omni Knight, yung sagot nila dito sa Puck. Siyempre, di ba? Siyempre, pwede mong putulin na lang yun eh. Putulin na lang yung coil dito. And then, meron naman ditong resistance. Yep, for the Omni Knight. Pero kasi, yung ganitong klaseng mga picks for MTG, kailangan yung dalawang sunod na hero nila dito. Parang katulad kanina na carry ni Jackie na Gyrocopter, tapos yung gumagalaw talaga na mid. So, tingnan natin kung ano nga bang balak na i-partner dito ng MTG. For Galaxy Razor, since exposed na, kita na nila yung offlane dito ng MTG. They can now pick a carry kasi baka maubusan pa ng carry dito yung GXR. Oo, si In Your Dream, no? Actually, malawak din naman yung hero pool niya, no? Ni In Your Dream kahit pa paano. Pero, looking at the bans, no? Medusa, Ricky, Faces Void pa lang naman yung nababan dito. So, marami pa silang choices for this fourth pick. Yun nga lang, if fourth pick nga ba nila yung carry nila dito or ila last pick pa talaga nila. Feeling ko, pwede na nilang i-pick din dito. Tapos mag-last pick sila ng offlane. Since hindi pa lumalabas dito yung carry ng MTG, so pwede nilang i-reserve yung last slot dito for GXR for the offlane para hindi na ganun mahirapan yung offlane nila dito. But let's see kung ano nga bang balak dito ng GXR. Nami, actually, ang dami talagang hero dito na pwede. Ay, sagot nila. Sagot nila sa Omni Knight. Kalmutan. And medyo mahirapan si Omni Knight yata dito. Though melee naman din yung Kaleen niya. Yun yung mga gusto ng Kaleen ng Omni Knight eh. Syempre papasok yung heal bomb. 10 seconds. Pero kasi Ursa din to eh, 'di ba? Makapag-stacks lang ng Fury Swipes. Wala na yung heal bomb mo eh, 'di ba? Kahit heal mo yung sarili mo. Pero though depende to sa kasama kasi may Snapfire naman dito eh. So, yung Snapfire dito yung para magpo-provide ng harassment siguro. Yeah, para eventually magkaroon ng magandang lane itong si Omni Knight or maybe for MTG meron silang ibang balak dito like iiwas nila yung Omni Knight sa Ursa kasi para naman makakuha agad ng magang level si Omni Knight. Omni Knight kasi pag na-punish talaga sa lane hirap niyang bumawi. Magsisilbi na lang siyang parang, di ba, may meta tayo na position 5.
yung Omni Knight. So parang magiging ganun na lang yung dating niya dito if mapunish siya ng sobra. Though meron pa rin talagang ano, meron saka hindi naman, ano eh, wala siyang ganong way na pang farm din talaga. Yung heal bomb na lang niya, yun na lang yun, yung... Sakit pa sa mana. Oo. Taas pa ng mana. Kailangan pa niya ng soul ring, di ba? So, ayun nga, let's see kung ano bang balak dito ng MTG. Now that Ursa yung carry dito ng GXR, bibigyan ba nila ng sagot? Hanap ba sila dito ng... Pipick na ba sila ng carry na kayang tumapat? I feel like PL... Ay, hindi, mahihirapan yung PL dito. Pero okay lang. Actually, pasok... Hindi na napipick si ano, si Monkey King. Yan nga inisip ko kanina eh, di ba? Since meron kasi dito ano, meron kasi dito ng Omni Knight. Yung isa ko naisip bukod sa Ursa MK, but since hindi na masyadong lumalabas yung MK ngayon, sa bagay kasi mabilis lang din kasi talaga kahit si MK eh. Yep. Although malakas siya sa laning, pero pag wala pa siyang gaanong item, dali lang din yung i-kite out. Tsaka, alam ko merong na-nerf na bahagya. Oh, Raid King. I actually like this pick. Kasi baliwala yung coil mo if coil mo si Raid King ng may reincarnation pa. Tsaka yung mga big ultis nila. Ultis pag na-commit sa Raid King na may reincarnation pa. Diba? Pero either way, feeling ko kaya pa rin naman ni Ursang sabayan yan. Pero yun nga lang, safe, ano na rin to, safe pick na rin to for MTG. Na sabi ko nga kanina, di ba, pwedeng si Jackie dito bumuo siya ng armlet o kaya naman Midas armlet and then Midas armlet Deso, tapos pwede silang lumaban na agad. Hindi na nila kailangan antayin yung radiance dito ni Raid King. 10 seconds remaining. Yeah, pero Bans. May kalaman si sino yon? Sino yon nagka ay napakasyawa. Ano pagkain mo, Amot? Sabi na happy na Barbie si, eh. Sabi ko na Barbie. Pero fifth ban ng Galaxy Racer dito. Ang hinihintay lang natin for MTG kasi yung mid lane nila dito. Hero ni Fearless. And ayan nga, Void Spirit. Kasi kailangan nila dito ng hero na walang timing eh. Either Spirit Brothers or... Spirit Heroes. Maybe they can go for... I'm thinking si Krobilus yung nasa isip kaya Death Prophet. Yeah. Pwede din. Death pang Prophet. Push din talaga pang or, objective. Or Leshra. Hindi ko maganda yung Leshra dito. Eh. Mabilis yung timing nung, ano, nung mid lane nila kasi they have to give space para kay Raking dito. And dapat yung kaya nilang lumaban as 4 kasi pwedeng i-ano yun eh. Pwedeng i-maximize ang GXR or maagang sumama yung Ursa kasi matik na hindi sasama agad yung Raid King. Yeah. Diba? Apat lang silang may kipag-clash din dito. But ayan, Ember Spirit nga. Spirit Brothers sana eh. Yeah. That leaves MTG to pick the Storm Spirit. Pwede pa naman. Wala namang nix dito sa kabila. Though meron silang coil din kasi dito to cut off guard ang isang Storm Spirit. Pero yun nga, ang dami pa rin choice dito. Leshrac. Yeah, Leshrac talaga. Sobrang ganda ng... ng last pick na to for MTG kasi may natural order sila, diba? So pwede mag-connect dito sa isang Elder Titan plus the Elder Titan plus the Snapfire and sakit din ng damage na yan. Elder Titan plus plus Leshrac o kaya naman Leshrac plus Raid King on objective remaining. So kita natin yung synergies between the heroes dito ng MTG. Sobrang ganda remaining. Pero syempre yung GXR dito nasa kanila pa rin naman yung alas to maybe counter the Leshrac or just maybe put the back on mid. Ano sa tingin mo, pwede pa ba nilang i-adjust yung... Wala na ako nakikita na go-offlane na pack eh. Pwede pa post 4, post 5. Pero... Kasi kung mag-offlane pack yan, hindi niya ganun mahaharas yung Raid King. Free farm lang yung Raid King. So, Necro. Ngayon na lang ulit ito lumabas ha. Isa to sa mga favorite heroes ko. Yan, Necro. Alala ko yun yung clip nyo. Yung clip nyo ni Dayo. Oo, yung clip namin ni Dayo. Inipit ako sa loob ng wards. Ganun-ganun lang si Mama Aki sa loob. Wala siya magawa. Paano ano lang, multo-multo lang. Anyway, ganun ang last pick ng ano ng GXR. Necrophos, may pang burst din sila dito kahit papano. And yun nga lang, ultimate dependent sila. So they have to use their ultimates wisely. Kasi raking to eh, may pang round 2 pa yung MTG. Yeah. But ayun nga, since nasa kanila yung last pick, so I doubt Galaxy Racers na pipick sila ng Necro without any plan. Mm-mm. Pero ayun nga, I would still go for MG Trust.
or MTG. Yan, MTG sa game number 2 kasi ako din. Nabanggit ko kanina yung Leshrac, sobrang ganda ng pick dito. Again, yung mga synergies dito ng heroes, wag lang talaga mag-fall off yung Omni Knight dito. Yun yung iniisip ko yung Omni Knight. Pero kasi Masaros naman gagawin. Masaros naman kasi yun eh, 'di ba? So, in terms of hero pool, alam natin si Masaros, marami na rin talaga siyang hero, nag-Ember offlane pa nga yan. Kung anong paggamit mo sa kanya, okay lang, 'di ba? Tsaka napunan kasi ni Leshrac yung pagiging parang, syempre si Omni Knight, di naman siya masyadong yung tipong mga Mars na hero, Centaur na hero na nag-initiate, di ba? Nasa likod siya eh. So si Leshrac, si Fearless, yung gagawa nung Popronta and magbibigay ng damage siya. But yeah, for Galaxy Razer Esports, no, kulang yata sila ng right click damage para si Ursa sa akin. Lang, Ursa lang. If ever man na makite out nila si Ursa, meron silang pang right click. Yeah. That's gonna be a problem for Galaxy Razer Esports. But we'll see. Syempre, nakuha kasi ni Alacrity yung hero niya dito, which is yung Puck. And then the Earth Spirit as well, ni Polozon. So, tingnan natin kung ano magiging plano dito. Yes, game 2 na tayo guys. And shoutout sa inyong lahat dyan. Hello ulit kay Mami Helenita. Ayan, kay Ade, kay Paul Santos, kay John Patrick, John Antichristo. Yan, kay Jesse Chan at kay Jonel Corton. What's up? Uy, meron sa inyong lahat. Meron ba talaga yung Boom Esports? Na? Na yung ano? Ay, meron na. Kanina meron lang na nilabas. Kanina ay, lang. Ay, talaga? Nakita ko yung update kay Vicrim. Ooh. Vicrim ready. Spell na lang natin. Oo. Ay, hindi ko alam yung spelling. Ako din eh. Parang sabi ang basa daw doon. Vicrim. 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 Ewan ko kung arte kasi ng pangalan niya. Basa ko. Whipped cream na lang. Whipped cream, si cream na lang. Alam mo, whipped cream. Diba? Kanya ang daming nadagdag. Boom Esports. Pero wala pa yung mga, ano eh, mga Pinoy teams, diba? Like Execration, TNT. Yung talaga bibiling Neon, ko eh. Neon. Yun wala, mga wala pa eh. Pero pa nag-update. Pero lalabas din yun soon. Oh, pero may nakita akong TNC. Ah? Oo, meron lang may TNC na logo. Logo pa lang siya. Ah, wala pa siyang ano, chat. Oo, kasi hinahanap ko yun eh. Parang may nakalaban ako sa pub game. Tapos may TNC na logo siya sa gilid. Baka meron na. Hindi ko alam. Hinahanap ko, wala eh. Ayaw gumana, boss? Mm-mm. Ano daw? Ano daw? Ayaw gumana, boss? Ano? Ayaw gumana, boss? Ano daw? Gumana. Yan, mga kakarinig ko eh. Ka. Kakarinig ko, kakaiba. The stench of death. Ayaw gumana, boss? Maganda yung sa Arkosh eh. Oo. Arkosh ba yan yung umaywa mo, Shindel? May ganun ba? Meron! Alam, sa Arkosh din yun eh. Basta mga Hapon yung sa Arkosh eh. So, ang daming magaganda. So, guys, bili na kayo ng supporters. Lalasunin namin. Yan yung ano eh. Yan yung kapalit ng Battle Pass. Yes. Kasi wala tayong Battle Pass. Kasi nga naman, kung magkakaroon ng Battle Pass, magpapatong-patong lalo yung ano, yung mga price pool for TI. Yappy. So, ayun na nga. So, kung nami-miss nyo ang Battle Pass, guys. T1 Jackie. Punta na lang kayo sa ano, sa Dota, tapos mag-purchase kayo ng supporters. Actually, nakakatuwa rin siyang ano, gamitin. Pero pag ikaw na yung makikinig, nakakarinde. That was cosplay. Kakas tayo. Pwede ba i-mute? Hindi guys, ano, hindi English yung sinabi nung ano eh. Hindi. Parang Indonesian word yata. Sabi mo nga, Moj, paklik ka ulit. Isa pa nga. Bawal ba yung tingnan na Moj sa labas? Bawal ka ba mag, ano, mag-minimize? The stench of death is upon you. Tingnan mo. Punta ka lang sa supporters. Sa supporters, ano. Ay, bawal mo tingnan? Ah, delay. Ah, okay, sige. May delay lang daw ng konti. May pa-delay ng konti si Derek. Ayan, pero pakilala muna natin, no? 343 on the Warlock, Alacrity para sa kanyang pack. In Your Dream on the Ursa, Polozon sa kanyang Earth Spirit. At si Mizu ang Necroboss. Yeah, for the side of MTG naman. Ha? Ay, nagkamali ng pick? Seryoso? Pwede ba yon? Ah, nag-remake kayo. Ayun nga, kay Derek Amoj. Nagre-lobby sila, guys. Wait lang. I see. Sinong nagkamali? Ah, dalawang support yung nagkamali. Okay, Elder Titan, yes, and Snapfire. Ay, ganon. Ah, mali nang kuha. Ah, feeling ko okay lang ganon for Jixer. Oh, baka nagkamali sila ng pick. Ayan na.
So magre-relabi lang. Ayun yung mga bago guys, Viking, Ehome. Uy, gusto ko ng PSG LGD. Ano meron sa PSG LGD, boss? Pwede pa-click. Pwede yun eh, papakinggan natin. Hindi, hindi naman doon yung na-click eh. Delay nga kay Amos doon eh. Ilang minuto delay na lang? Parang 2 minutes, 3 minutes. Medyo matagal-tagal din. So wait lang guys, hintayin lang natin kasi magre-relabi. And delay. Ito dito kala direct Amos, naka-ana na siya. Naka, may bago ng lobby. Bago ng lobby. Yes. Shoutout muna syempre sa lahat. Buksan natin yung chat. Ah, yun pala yung sinabi. Mau ke mana, boss? Where are you going, boss? Parang kala ko hindi gumagana, boss eh. Hindi na gumagana, boss. Awit. Nagtagalog. Tagalog bigla. Tumagalog yung boom eh, no? Ayan. Captain's mode pa din yan pag relabi. All pick na siguro yan, no? Baka pwede sila mag-all pick. Oo, oh, all pick na daw, hindi na captain's mode. Matagal na masyado pag captain's mode pa. Mayroon ayan, ka, no, may Thunder Predator SAG. Asan kayo yung sa elephant? Ang gusto, gusto pinakagusto ko din dyan, yung ano, yung Fanatic. I'm so strong guys, I'm so strong. I'm so strong guys, I'm so strong. Kulit ni Raven eh. Grabe naman yun. Dami ni DJ. Si DJ yun, si DJ yun, di ba? Oo. Sabi namin yung sa tamang usapan, kala ko si JB na yung nagsalita dun sa Fanatic eh. Ayan, may Vici Gaming. Eh, sino yung SG Esports? Actually, hindi ko ang kilala tong dakat na to eh, pero sila yung may pinakamaraming purchase. Kasi ang lakas pang asar sa pub games. Like, talaga? Ano? Like, kunwari, yung spray na sticker na dila. Meron ako nakita yung nagawa ng sa stock. NA, sa NA yan eh. Nagawa ng stock, tapos nag-spray ng dila. Guys, share nyo na po yung live stream natin. Yung dakat. Maraming salamat. Lakas yan pang asar sa, ano, sa pubs. Ano ba maganda dyan? Ako kasi pinurchase ko yung OG kasi natatawa ko dun sa ano nila, yung sa sinasabi nila na win together, lose together, slay together. Oh. Pero yung akin kasi... Ang ingay kasi noon. Sa akin kasi parang hindi totoo yun eh. Puro lose together lang ako. Lose together. Puro lose. Ayan guys, so hintay na lang natin din yung game. All pick na daw. Yeah. Mm-hmm. Sa T1 kaya, ano kayang lalabas na... Baka kumakanta si White Bull. Sa T1, lumabas yung sa T1, no? Oo. Oh. Yung sa execution. Na. Ignition. Na. Ano yan? Zheng you ni de ya. Ay. Na, nothing to say. Ang kulit. Wala ka na ibang tinignan dyan, Moj. If you win this game, I will be very proud. Let's go. Proud. That is some illegal gameplay right there. Back to base, you go! Oh, if you win this game, I will be very proud. Ehome. Ayan, gusto ko din yan. Just si X-Nova, my boy. Yabu, siya ba? Wala pa, guys. Wala pa yung ano. Wala pa yung mga teams na X. Like X, eh. Eh, siya hindi man to, diya lang. Gusto ko talaga yung si X eh, kung totoo talaga na yun eh. Yawa? Hindi! Para pa yung King! Saso yan! Ah talaga, saso yan! Kung totoo oh, na yun nga. Okay, ano yan? Ay, ready na daw. Let's spread the saaso yan. Saaso yan. Sigur. Si ano yun Sigur. Eh, si Hito yun Sigur? Diba? Kay Hito. What's up, Leo? Eh? Sangat tama tama ka? 整点阳间的东西行不？ 哎, I'm bot. Oh, mira ese malcriado, mátalo! Ayan. ¿Dónde era verdad? Ay, gusto ko yan! Gusto ko yan! Gusto ko yan! Ang kulit! Ang dami magaganda! Naman nagkamali ako ng purchase! Ito na sa Thunder Predator. Ay! Kaso niyan? Ban, nan. Reserve nan. Banana. Kala ko makanta na yung minion. Banana. Banana. You stop dying out of tips. And then, ang habol lang dito sa dakat, yung stickers nila. Ano yung spray? Alam ko kasi, pwede mag-purchase ng 2 to 3 supporters eh. Tapos pwede nilang gamitin yung iba't iba. Iba-iba. Yun ang alam ko. Depende sa ayan, sino nagkamali? Sino nagkamali direct?
Yung dalawang support daw eh. Wrong pick between two supports daw. Kanina. So. Ayan, so. Eto na, totoo na to guys. Game 2 of this best of 3 series. Yan, once again sa mga kakatunin lang dyan, this is the DPC Southeast Asia Lower Division. Yep. Season 2 MG Trust. MTG versus GXR. So, pakilala muna natin on the Radiant side, 343 ang gagamit ng Warlock Alacrity. Prepare for his pack. In your dream sa kanyang Ursa dito, Poloson on the Earth Spirit. At si Mizu ang gagamit ng Necropos. Ba't ganun yung sabi, baho mo in your dream? Baho mo. Ay, may ibang sa inyo. MTG on the Elder Titan, Linax, Q on Snapfire, Fearless on Leshrac, Maseros on Omni Knight, and Jackie para sa kanyang Raid King. Mispick daw. Buti magkakakilala tong mga teams na to din. Hmm. Ano? Kasi nga yung iba dyan nagkakampi. Si, alam ko, sino mga nagkakampi? Ah, hindi pa. Pero magkakakilala na. Pero tong MTG is Thailand squad sila. Plus GXR, GXR is Malaysian. Pero in your dream is Indonesian. So what if I swagger? Take a knee, peasant. Si ano nga yun? Hindi ko kung saan galing si Jackie. Si Jackie lang yung naligaw din dito. Yep. Eto na guys. Ah, Laos. Sino si? Si Jackie. Si Jackie. Yes. Okay. He's upon you. GXR naman. Singaporean, Malaysian. Iba-iba. Singapore. Dalawang si Poloson yata yung Singaporean. Tsaka si Merakel. Alacrity. KYXY. KYXY si yung pinalitan niya, no? Ni In Your Dream. Yeah. Pero maagang bakbakan ito mga kaibigan Poloson on a very bad spot at napakaagang first blood nga nito for MTG Lionax. Gets that kill. And syempre, guys, that first blood was brought to you by PhoenixBet. So if you want to bet using real money, punta na po kayo sa PhoenixBet.com. And kung wala pa po kayong account, make sure to register under our promo code LuponWXE. Syempre, meron dyang sports, esports, may live casino din dyan, and a lot more. Pero syempre, lagi namin pinapaalala sa inyo, guys. If ever magbe-bet kayo, bet responsibly. Yeah. Pero mid lane, parang ano lang din to eh. Match lang din tong Leshrac and Pac. Though, yung advantage ng isang pack dyan is kaya niya i-dodge out yung mga skills na ibabato ni Leshrac. Yep. Pero once na matamaan siya niyan, lalo na nung Split Earth. Tama. Split Earth and Earth Splitter na naman na tayo. Naman, ito na naman yung nakakalito. Ikaw kasama ko dun eh. Earth Split, Split Puro pag i-split ng Earth. Bakit ba ganun? Bakit niyo ba pinapa-split ang Earth? Yeah, tsaka siguro isa pang advantage dito ng pack would be yung rune control if ever. Kasi syempre may illusory siya dito. Mas madali siya makakalapit sa mga runes. Pero depende naman yun sa kung si Snapfire ba tutulungan niya mag-secure ng rune. Pero top lane pinapahirapan ng ng MTG. Try lane? Oo, tinry lane nila to kasi siguro ganun din kalakas yung tiwala nila kay Maseros na kaya niya i-sustain yung bottom lane. Kasi kung iisipin mo, kung maagang ma-dominate ni Necrophos yung lane, kawawa lang din silang lahat dyan. Yeah. So, might as well, pahirapan na lang din talaga nila yung Necrophos. Tsaka wala rin naman. Si Ursa kasi, yung lakas ni Ursa, pag may kasama siya na isang disabler, diba? But since Warlock yung kasama dito ng Ursa, yes, makakapag-farm si Ursa dito for sure. That is for sure. Kita mo naman yung last hits na dito, hindi pa ata sumasala. Pero ang mahalaga naman doon, hindi mamatay itong si Omni. Diba, two last hits for Omni. Okay kasi lang. Kasi makapag-level lang din siya dito. Yun, it's just that yayaman lang din agad tong Ursa. Yep. And yun lang ang maganda sa lane na to is may sustain pa siya kahit pa paano. Kasi ang problema, kita mo naman yung ginagawa nila kayo. Binabarurot nila dito si Mizu, hindi na natin. Scatterblast, tatama nga ba? A few more right click dito. Lionax, hindi pa tumama yung right click niya doon. But Mizu, natamaan nga ng lintik dito. And he will fall down for the second time. Uh-huh. And maganda yung ginagawa dito ng MTG. Pero siguro after mag level 5 or level 6 dito ni Raze King, yan, tatantanan na nila. Siguro mga tatlong deaths lang for Mizu. At least, di ba? At least mapalamang lang o ma-secure lang talaga yung early dito ng first few levels dito ng Raze King. And maybe saka naman si Maseros naman yung bibigyan nila ng dito. Yes. Na, yun lang, ganun lang din yung gagawin eh. Hindi mataas yung kill potential ng Warlock and the Net. So, we're sa dito kay Omni Knight. Kasi pwedeng iwas-iwasan lang din. Pero si Q dito, sinipa. Gusto ata niya sa cliff pa. Flying kick.
9 kick, pero okay. Okay. Ayun lang, nag-rotate na lang din nito si 343 and Fatal Bonds ko-connect onto the Slash Rock. And, wala naman na kasi. Eh. Parang tataas yung level ng Omni Knight. And what's the point if hindi niya namapatay yung Omni Knight? So, might as well 343, di ba? Pahirapan na lang niya yung ibang lane. Mang-buisit na lang siya sa ibang lane din dito. And maybe do some stacks for Urza and Necrophos later kasi kaya naman nilang kunin yun. So, in a way, parehas, makakapag-farm na si Urza, tataas pa yung level ni Urza. I think okay lang yung ginawa dito ni Warlock. Ayun, yung tinatanong nila, MTG daw bar MGT? Sinagot ko na MTG. Sabi din dito, MG Trust kasi daw dati yung name nila. Main kaya na. Parehong tama. Kasi alam ko, may naalala din ako na MG Trust talaga. Diba? Kaya lahat din ng casters, yung bandang, MG Trust talaga yung sinasabi. Pero that was way before nung sila ano pa, Lakels. MG Trust, signature trust pala yun. Ang nabutan ko pa, Mama Aki, yung signature trust eh. Yung pa, trust pa yung tawag naman. Pero yung trust game, ito na naman, kinakawawa na naman yata si Mizu doon. And there's Q, the Snapfire dito kung Q will connect. Pero makakapag-Ghost Rod lang din si Mizu dito. Pero the right clicks, the damage will connect onto this Necropos. Pero on the other side, mapapatay naman nila dito itong si Fearless. So okay lang din na nai-equalize ng GXR yung nangyayari doon sa top lane. At least napapatay nila si Fearless dito. Tsaka ang maganda din dito, si Leshrac kasi pag namatay nang namatay si Leshrac dito onto the middle lane, hindi niya mape-pressure yung middle lane in the first place. Pwedeng makabasag din kasi agad. So, si Alacrity dito, feeling ko mag-stay lang siya sa middle. Hindi siya ganun masyadong gagawa ng ano dito eh, gagawa ng rotations. Lalo na sa top lane. Bibigay na nila yung top lane dyan, I think. Kita mo naman, 28 last hits. Tsaka 21 denies. 1-0 yung last hit ni Mizu dito. Talagang hindi, umaamoy na lang siya ng creeps dito eh. Amoy-amoy na lang. Amoy-amoy na lang siya ng creeps dito. Hindi talaga siya makalapit. Totoo. Sobrang malas ni Mizu. Ni Mizu. Kasi ang ganda ng last pick dito ng GXR. Pero MTG, ginawa nila yung makakaya nila dito na makontrol or makounter yung last pick ng, ano, ng Galaxy Razor. Eh. So ganito nga yung ginagawa nila. Tinatlo nila dun sa top lane. And looking good naman din itong si, ano, si Omni Knight. Ito sa bot, kaya naman, nakakapag-level naman din siya dito, hindi siya namamatay, walang dumadalaw na supports, kasi kailangan nilang ano din, i-watch out yung Necro sa taas, pero yun, Dream Coil will connect onto Fearless, and dito na rin si EQ, and TP's after TP's, ang daming reaction dito from the side of MTG, mamamatay pa kasi alam dito, pero double kill onto Fearless, what a turnaround para sa MTG. Grabe yung respawn ng ano. Grabe yung, nakita mo yung respo dito ng MTG? Apat agad. Ay, Masaros. I feel like na one step ahead dun yung ano, yung MTG. Kasi alam nila na wala nang umiikot na supports dito on the top lane. Wala na rin support dun sa bottom lane dito ni Urza. Pero so, balik ulit. So meaning to say, nasan yung mga supports dito ng ano, ng GXR? So nasa mid lang. So yung MTG, anytime since may coil Dias na itong si Pak, itatry ulit ni Pak patayin itong si Leshrac for another round. Pero the thing is, ready yung signature trust. At last, 2-0 na yung ano ni last hit ni Mizu. Yes! Ayan, hindi mo rin na last hit. Malalast hit niya yung last hit. Hindi mo rin! Abangan natin. Natin na yung banga ni Jackie. Pero ang hirap kasi talaga eh. Saan ang pangatlong? Ang pangatlong last hit ni Mizu dito. Pero kaya tinatanong nila bakit daw ganun si ES. Kasi guys, kinawawa talaga siya doon sa top lane. Ganda ng plano dito ng MTG. They know how to play against the Necrophos. So, ito na, ang agang rotation nito. Still at level 3, Necrophos din dito. Yun na nga, kukonek yung stun. Pero ito na si Poloson with the buck dito. Tingnan natin, may ipit sa gitna si Fearless. Mamamatay nga ba itong si Leshrac? And yes, sobrahan. He will fall down. 5 heroes ang magre-react dito sa top lane. And that may be the reincarnation being used dito. It's Jackie against the world. Pero makakapag-TP out nga ba siya? Holy model! Hindi makukonek dito. Ayun lang, 5 heroes ang nag-commit dito. Wala rin silang nakuha but the life of Leshrac alone. Yuppie. Nasobrahan si Leshrac doon. Then, parang nangyari lang doon sa middle lane. Deja vu para sa side ng MTG. But, yun nga, for GXR naman yung nangyari. And ready sila. Kasi parang ginibate nila yung ano eh. Ginibate nila yung pagkaka
magiging pagiging mahirap dito ni Nido, di ba? Alam nila na anytime laging pupuntahan, pero kung ito mo na ako, kung ay! Happy birthday! Happy birthday talaga. Ang sarap talaga ng stock. Tiro mo, napapahirapan nila yung deck sa taas. At the same time, nakapag-stock pa sila with the Elder Titan. Yeah, may, di ba? Ang ganda ng ginagawa dito ng ano, ng supports and ng MTG. Naku po, si Mizo talagang susundan talaga siya dito hanggang sa dulo ng mundo. Level 4. And maganda to kasi habang walang river, hindi kayo maging aggressive ng GXR. Oo, parang ganyan lang talaga yung gagawin ni Mizo. Tsaka, masasabayan niya talaga sa farm si Urza. Hindi ko tipo si pwede na walang item si Necro dito sa game na to eh. Or maybe, pwede walang item, pero mostly taga-reaper lang talaga siya. Taga-reaper lang talaga. Hindi siya pwedeng yung Necro na umaharap. Uy, 8 last hits na siya. Sa wakas ang panahon. Pero cookie ko muna ito nga dito. Plus the board, sabi ko na Barbie. And naisang mabilis na naman si Mizo dito. Talagang napakahirap ng buhay. And the only hope, I think, ng GXR dito is itong si Urza, si In Your Dream. Diba? Being the hero na may magandang lane. And also Alacrity. Sila yung magbibigay ng space ngayon for this Necro boss. Kasi magmamatter naman talaga mamaya yung ano yung Necro kapag nakabawi. Pero parang ano lang yan? Parang yung Weasel Duck lang ni Mizo kanina. Ayun na nga yung combo nila dito. Dream Coil plus si Lipa dito. Mapapatay si Fearless because very squishy lang siya. Pero eto na nga lumalaban na naman si Jackie dito. The rating pa kay Bigan. It doesn't have the reincarnation pa muna. Pero one more right click. Mamamatay na si Alacrity dito. At ayun na nga, natamaan ng linting. Pero ito na naman yung Bumi pa kay Bigan. Two man down. We'll fall down for the voting sa atin dito. Habulin pa nila itong si Lionax. Mapapatulog nga ba? Tamang kalmot lang dito si In Your Dream. Pero one more right click. Patay na tong si ano, si Lionax. Di pala natin napapansin na ES nga pala din to ni Poloson. Isa sa mga best hero din ng isang Poloson. But ayun na nga, Fearless dito, dalawang beses na siya nagkakaganon. So hindi ko gusto yung nangyayari dito for Leshrac. Na humaharap siya pero nababurst lang siya. Hindi dapat ganun yung nangyayari for Leshrac. Siguro ngayon, ngayon okay pa. Pero pag nagpatuloy pa ng gano'n na namamatay-matay si Leshrac, medyo delikado. Yeah. In Your Dream pa, ano na din siya dito, pa Battle Fury naman na siya. Yeah, mayaman, mayaman. Actually, yung dalawang core dito ng GXR. So, ang napahirapan lang talaga mostly, yung attention kasi talaga ng MTG, nakafocus lahat on Necrophos, di ba? Parang pwede pa yung magsilbing, ano eh, magsilbing decoy na, oh, okay, napahirapan yung Necro, pero taga-reaper lang naman ako mamaya. Level 9 na yung Urza ko, level 9 na rin yung pack ko. So, wala akong problema dyan. As long as ako yung, as long as nakapag-farm yung iba kong core, yun naman mahalaga for a Necro boss. Pero tingnan natin yung Snapfire dito. So, tingnan level 7. Ang taas ng level nitong si Q. Compare sa ibang supports, no? And mamaya kasi, ang laki kulong nung Lil Shredder eh. Yeah. Minus armor pa yan for this Urza. Aha. Tsaka ang disadvantage lang dito ng, napahirapan niyo yung Necrophos, pero kita mo yung level dito ni Raking. Level 10 lang compare sa, I mean level 8 lang compare sa Urza na level 10. Na level 10. Yeah. Yun yung naging factor din sa top 10. Side effect. Tatlo yung ano, dalawa yung kahati niya dito sa experience. Why so, nag-thread siya sa Mizo? Diba ako na, nababaliw? Threads nga, no? Oo, threads. Tapos dalawang fluffy hat. Papakunat lang din muna siya. Talaga. True. Pero Jackie is going for the armlet. And then, kukuha rin siya ng radiance dito for later. Fearless kasi ang timing kasi ng Leshrac dito. Di pagka sobrang bilis mo nakuha yung yules mo, yun yung lakas niya, yules and then travel. Pero makukuha naman yun. Maaga pa rin, no? Oo, 12 minutes yules tapos may dalawang talisman. Mabayaman pa rin. I think, okay pa. One? Kahit yung ilang beses na matay, tatlong beses na matay itong si Fearless. Mayaman pa rin siya. So, medyo magiging passive muna yata yung game natin dito. Back to farming na muna yung Raid King. Pero gustong gumalaw ng GXR din dito. Dream Coil. And the Reaper. And then, meron na din silang Golem available. Yep. So, nandito na rin naman si In Your Dream. Nandito rin si Polos. In Your Dream. Lilimahin na naman yata nila si Jackie Mission. Let's see kung magkakaroon ng reaction dito from MTG. The Elder Titan will be there to help. Pero ito na nga spotted ng Dream Coil will be committed at napakaraming reaction dito from MTG. Kaya pa ba today, Jackie? And ang kanatang matulog! And the
Fallen movie. Dahil balik natin follow sa movie. The first one to fall down dito, Reaper, magagamit na ka rin at last. Masarap to fall down, pero reincarnation down to mga recent mga for MTG and Mifu. The Necropos, nasasaktan siya dito. That's a 2-4-2 trade. A support for a core. Support in offlane yung makukuha ng both teams dito. So I feel like event lang yung nangyari din doon. Kaso yun nga, nakumit yung coil. Pero nangu-wild lang si Alacrity din dito. Maka ganun kasing namatay yung taga-sustain dito ng MTG, which is si Masaros nga. Kung hindi siguro namatay si Masaros doon ng maaga, maybe makakalamang doon yung MTG. But I feel like it's fine for the both of the teams. Kasi mayaman yung rating, mayaman din yung bursa. Yun lang naman yung mahalaga. Mamaya suntukan na lang yan sila. And hindi pa pala naglalagay ng Guardian Angels si ano? Hindi pa. Si Masaros. Pero dagger na pala si Q ah. Yung Snapfire? Dagger. And eto na nga, the new setup will be there. The cookie will connect onto Mizu. Mortimer's Kaiser will be committed once again. And ang sakit nga indeed, but the return key will be the life of this flesh trap. Tignan natin dito big in para sa parang Q. Ayun nga lang, medyo namali ka na napasuwang liga dyan, sir. Dream Coil connecting onto Tuna naman dito. Pero eto nang si Masaros to sustain yung mga kakampi niya dito. Pero tignan natin, lalaban pa ba sila? Or out na lang din muna. And I think disengage na din muna for the both teams. Ang kulit eh. Si Jackie din dito nag-re-react eh. Yung nangyayari din for Trust Game, just like the game number one, na kita natin na lumalamang yung GXR on the early. Pero for MTG, I don't like, to be honest, I really don't like what's happening on Leshrac and the Raid King. Compare dito kay In Your Dream. Kasi si In Your Dream, alam natin na siya yung main damage dealer dito ng GXR. And pag nagkaroon siya ng maagang defensive item like SY plus the BKB, hindi na siya madaling kite eh. And makaka-free hit lang siya dito. Yun lang malamang mahalaga. Yes. And this Raid King, I understand kung bakit din maaga siyang sumasama. Kasi nag-armlet first item siya. Yun na nga, ay armlet. So, ready to fight talaga itong Raid King. No? Hindi siya yung magiging passive or magiging idle na Raid King na talag for this game, kapag pinilit or nag-commit yung GXR dito, pwede lang din siya agad na, ano, na rumespo. Yeah, that's true. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Alacrity, getting that dagger, malapit na sa kanyang dagger, and then afterwards pwede siyang sumama na agad then together with the Earth Spirit, kasi ang ganda ng combo na yan eh. Sure, may isang mapipigtas dun sa coil, diba? Basta matulak lang dito ni Earth Spirit. But for Jackie naman, I don't know, for Jackie, if itutuloy pa ba niya yung Radiance dito? Kasi Fury kasi si Urse, diba? So, kung sakaling wala siyang pang flash farm din, like the Ursa, medyo mahihirapan siyang maklusin yung gap dun sa net. Mm-hmm. And let's see. Ursa dito, number one sa net worth natin, 9k gold dito. Hindi naman din ganun kalaki yung difference, it's just 1k. Yung lamang na dito sa sa Raid King. Pero yung levels, kasi dito mo talaga makikita na sobrang space yung naibigay ni Mizu kay, ano, kay In Your Dream. So, dapat lang talaga na mamaya ay Glimmer kinuha niyo. Makabawi yung GXR. Kita mo si Masaros pala, kumuha siya ng Midas. So, ang ginagawa niya dito would be nag-Midas siya, and then Radiant's hindi siya masyadong magpa-farm. Diyan na lang siya magre-rely sa Midas na sustain niya lang yung mga teammates niya. Especially si Leshrac, yung dapat niyang masustain dito. Hindi dapat si Jackie, kasi si Jackie may second life naman siya dito. Si Fearless kasi, if ever na masustain niya, mabigyan niya ng matagal na buhay sa teamfight, diba? Mas madaming damage na may deal dito yung MTG. So, tsaka siya yung pinaka-squishy din eh, diba? Another point, yep. Tama ka dyan, Mama Aki. So, let's see. 1k golded pa lang naman yung meron dito for GXR. We haven't seen some 5v5 teamfights pa ulit. Ceasefire lang din naman yung dalawang team na to. Mm-hmm. Hindi pa rin tayo nakakita ng Roshan attempt from the Ursa. Pero BKB na yata to si ano. BKB na yata si In Your Dream. 17 ang minutes. Bilis. Nag-first item, nag-rush siya ng BKB. Kasi nga baka makite siya eh. So feeling ko okay lang yung BKB na yan na first item. Fury and then BKB 17 minutes. So, bilis yan. Mga sir. Pasok na daw sa top 5 si Necro. Tumataas na daw yung ano, si Ace. Ayaw. Inaano niya daw kasi siya eh. Level 9 na rin siya. Nakabawi naman na kahit pa paano tong si Necro. Though mababa pa rin yung level niya.
diba? Pero smoke from GXRT na natin, Rolling Boulder, co-connect ng habay, and it will not, pero merong Green Pearl na i-co-commit dito. Yun nga, binagsakan na nga sila dito ng Golem, mga kaibigan. There's a Guardian Angel dito, and round 2 pa nga, napakagandang tulog dito. For GXR at si Jackie, yun na nga, napakasakit doon, that armlet. And meron pang second time itong si Coolstar, itong si Reiki. Round 2 na recent for FPGA. Reaper lang din, pero the damage na lang, pinag take down this fake kick, pero mamamatay pa rin si Jackie dito. Easy mind, hindi na naman pa siya. At nakasunog, naihihouse na dito ng Lesh Rock, pero very squishy pa rin siya dito. Tatama ng Rolling Boulder, mamamatay yata itong si Lesh Rock. Makakapag-use siya to, pero tignan natin, killing spree for Alacrity. Ito na ba yung bawi ng GXR? They might want to go for the chase, pero triple kill for this pack, and make it for ultra kill pa nga. That's a team wipe. Para sa MPG. Ganda rin ng buyback ng timing ni Polo Santon eh. Siya yung nabuhusan ng skills dito ng MPG. And Maseros, although na buy time niya yung sarili niya doon, hindi masyadong, hindi siya namatay doon sa isang combo ng GXR. Pero that's the power and that's the strength of having a Warlock and Pak. Kita mo naman dito si Alacrity, hindi siya mahuli. Wala rin kasi mag-a-address sa Pak dito. Imagine, sino huli sa Pak dito? Basta ni Reiki. Pwede. Yun lang, diba? Pero dodgeable pa rin eh. Dodgeable pa rin, di ba? Ang daling i-dodge. So after that, anong panghuli mo sa isang Pak? So, si Alacrity dito, kita natin talaga, magdo-dominate talaga siya sa teamfight. Lalo na mamaya, mas naging palos na itong isang Pak natin. Pero ganda nung nagiging bawi ng GXR dito. They now have this 2K gold lead. Slowly but surely, nakakabangon nga din sila. And Roshan, nakakarinig ako ng Roshan na tempito for GXR, which is tamang-tama lang din naman na gawin. Pero syempre, Roshan! Naispatan nga din nila dito. There's the Mortimer skills from the backline. Signal natin kung sino ang makakancel out niyan. That's Alacrity. Binitaw na nga niya yung Dream Coil dito sa 2 heroes ng MTG. Pero dalawa magkahiwalay na laban si Fearless. Pinilit niya, namatay nga siya sa dito. And in your dream, masasecure pa rin yung Aegis on the other side. Pero Mizu ang magiging kapalit niya. Unstoppable strike para kay Alacrity dito. Pero Aegis mapapabot lang din. Just like that, buyback from Q. Tignan natin. And may setup ng tulog din dito. Okay, Jackie lalaban dito sa likod. He now have this reincarnation available, pero wala siyang mahit. Walang mapalo, walang mahataw si Jackie doon. Sa kabilang dulo, Maseros, makaka-out nga ba siya? 4 seconds for his TP, pero the jukes to go. Jukes to go lang muna, sir. Okay, anong pang-cancel niya dito? Walang pang-cancel. Wale. walang pang-cancel dito. Yung Puck, and then, feel ko lamang pa rin dito. Lamang pa din yung GXR. Napatay nila si Lesh Rock. And nakuha nila yung Aegis advantage. So, reset lang to for GXR. And then, maybe they can go for a smoke. Lalo na, pakulaw na rin naman yung Dream Coil dito ni Puck. And GXR is looking pretty good dito sa ating game number 2. Maki. Yabby. Pero, grabe yung ano, yung GXR. Parang kaya pa nilang mapanalo tong game 2. Feeling ko may shot kasi nga napabayaan nila yung Ursa eh. Level 18, 3-1 yung standing ng Ursa. And then may another item na to for sure na isa pa bukod sa BB and then Fury. So wala rin masyadong nga address sa pack. Yun talagang isa kong naisip dito mamaya. Pag nagkaroon pa ng more items dito. Pero 5 months smoke for MTG. This my smoke of defeat nga ba to? Smoke of deceit. Tignan natin, magkakasalubong yata sila dito. And the Blake, and dito si Mizu ang naabutan. The Cookie will be there, pero mababurst on Abelland. Yes, they will. Mizu will fall down dito. Nababa na kayong golem. Pero grabe naman yung really bother ni Maseros dito. Plus time magnetize connecting onto 5 heroes ng MTG. Polo sa mamamatay dito. Nagkamali nga sila, indeed. Pero pwede pa silang kumuha ng objective dito. Ito na nga, yung Packlord natin. Mamamatay nga pa sila yun. Ang Team Coil will be there. And doon sa kabila, may magkaiwalay na laban din na nagaganap. 3-4-3 will fall down. They can cover the push na lang din muna. Ayun lang, monster kill pa nga kay Alacrity. Grabe naman yun. Oo, oh, kasi si Pak talaga yung parang ano dito eh. Si Pak yung parang magsisilbing Brizel back in a way na, oh, huwag mo natin pansinin yung Pak. Kasi wala naman tayong panghuli dyan. Eto na. Nangulit lang siya. Pinapasok niya lang yung tatlo. Alam niya, kulit wala eh, no? Wala. Sobrang... Sobrang lakas ng loob niya. Oh, alam niya kasi wala namang huhuli sa kanya. Kahit mayus man siya nung ano, nung Lesh Rock, hindi pa rin siya mahuhuli nun eh. No? Madali lang mapaisipan. Depende kung maano, kung makuki man siya. Yun yung isa sa
feeling ko pwedeng mangyari na pag na-cookie siya, masusunod-sunod ng grade split. Merong rating dito, yung study rating, di ba? So, ang dami naman nilang pang follow-up. Yung nga lang, hirap kasi pag wala kayong, ano ba yung mga pwedeng makahuli kay Pak na stun? Kasi dadyabon talaga lahat eh. Ayun, shaman, mga ganun. Oh, but for this game, wala, kayang-kaya talaga niyang microhin yung mga disable ng MTG. Siguro mamaya, kung matalo man sa clash yung GXR, might be si Pak lang yung matitira. Pwede. Mga ganun. Pwedeng maging ganun yung scenario dito ng GXR. O pwede namang GXR, eh, because of Pak, di ba? Mahuli lang yung Pak, di ba? Mahuli lang talaga sobrang yung Pak. Sobrang boss, eh. Hindi na rin natin masyadong maramdaman kasi kayang ma-burst si Mizu. Pero kung hindi man ma-burst si Mizu, yun na magiging problema talaga. Hindi nila na ma-maximize din kasi yung Reaper talaga eh. Pero ganda ng item choice ni ano dito, ni Jackie. Halberd para kay Ursa. Totoo. Isa sa nakita kong magandang choice yan for Jackie. But, see, kasi pabigibi na rin to si Poloson, di ba? Isang maging problema din yan ng MTG mamaya. Halberd Bautista. Pero ito na nga, nakasmoke din dito. Makakapag-blinga just in time. Grabe, napakabilis ang kamay dito. Pero rolling ball. Ay, napapali ka ng napasukang liga, sir. Saan ka pupunta? Nakikita mo, naging metro yung buhay niya. Oo. Hindi na, nasunog siya dun sa ano eh. Sunog eh. Sunog siya dun sa Leisha. So, feeling ko, anong gagawin dito ng MTG? They need to get an objective. Kaso napatuloy na naman, masaseta pa na naman si Mizu dito mga kaibigan. Walang effect yung ghost round niya dito. Talaga napatay pa rin siya with that Mortimer's Kisses. And tingnan natin, slowly but surely, nakuha na ng MTG yung tier 1 tower. They will now have an access dito sa tri-camp nila. Invade na nila to, dito na sila magpe-play around. Yeah, tsaka may first tower pa rin kasi yung dito, GXR. So for sure, yan yung kokontrolin dito. Kasi syempre for Ursa na naka-Fury, saan ba siya magpa-farm? Diba? So pina-force nila na mag-bottom lane lang si Ursa. And then kita mo naman, sobrang sakit talaga ng heroes dito ng MTG kung iisipin mo. Lalo na kung nagkaroon ng Halberd na. Si Poloson kasi hindi na siya pwedeng pumasok without the BKB. Oo. Ganun lang at ganun yung mangyayari sa kanya every time na papasok siya. So talagang kailangan i-rush ni, ano, ni Poloson. BKB. Yung BKB. BKB is the way lang talaga for para makapag-set up din or makapag-initiate din sila ng maayos dito. Pero Alacrity, being the human ward ng GXR din dito, napakaganda ng vision nila in your dream. Okay din natin, nag-blinky na nga rin siya dito. Just the Dream Coil, napitik nga din dito. And the Lionax, yung magiging biktima na hold up sila dun. May nag-aabang pala. Tapos tinakbuhan lang din talaga din. Hindi, for Fearless kasi siya yung ano, siya yung na-sustain lang. Isa lang naman yung masusustain dito ni Masaros mamaya. Mm-hmm. And that's Fearless. Diba? Hindi mo na masyadong kailangan pumili. Pero Hex, yung next na nakuha dito for Fearless and na Gucci to. Lalo na if you're aiming for the solution na paano mahuli si Pak. Si Pak. Hex is a good item. Kasi wala, nadideal na din nila yung Necrophos, di ba? Masetapan lang ng Mortimer's Kisses, natutunaw agad si Mizu. Yapi. So, ang talagang pinakamagiging problema lang ng MTG dito is the Pak. Yapi. That's right, Mama Aki. So, let's see. Ano nga bang mangyayari dito for this game number 2? Now that Jackie already got his BKB and is going for the AC. Yaman din talaga ni Jackie dito. Alam, bilis sila kumuha ng objective dito sa bottom lane. No? GXR trying to delay the inevitable dito pero mukhang mababasag na rin yung tier 2 tower nila Jackie dito. Nakasalubong pa si Poloson pero BKB will be used doon naman sa likod. Pego, alam na ibabagsak plus the Earth Splitter. Tingnan natin, Jackie might fall down dito. Napakasakit ng Fatal Bunch, mga kaibigan. Pero may Mortimer's Kisses doon sa likod. Guardian Angel will be committed at then encounter na nga. Reincarnation is popped out. Tingnan natin, dalawang magkaiwalay na clash. Pero si Fearless ito, mapabuhay pa nga rin. And Poloson, mamamatay. That's 1-for-1 trade. And may Reaper doon sa likod. Ayun na nga, at last, mag-Facebook ka daw muna dyan, Jackie. 90 seconds para dito sa Raid King. And now, they want more. Sinong makakasalubo mong nila, Lionax magtatago dito sa may 3 lines, kinalmot, kalmot, and that's a kill pa rin for In Your Dream. 3 man down, yun lang, pero pakonsuelo de Vovo na lang din for MTG, nakuha naman nila yung tier 2 tower. Yep, tier 2 tower plus they were able to get the puck. Diba? So kung mahalaga din dito, but ang problema, buhay lagi si In Your Dream sa lahat ng nangyayaring teamfight na yun. Kaya yaman na
isang ang isang Ursa dito. Pero siguro meron tayong makikita ng disadvantage dyan if you're if you got the BKB so early. Yan, maaga siyang madidipit. Although 6 seconds pa naman. 6 seconds na lang agad. 28 minutes pa lang yung game natin. Hindi pa rin klaro talaga kung sino makakalang sa game na to. Parang ganito rin yung game 1 eh. Sobrang dikit lang din ng nangyayari. Siguro magmamatter mamaya kapag may item sa din. Pagka-kompleto na yung item na i-raking. And yung mga crucial na rush fight, yung mga ganon. And second Roshan is up. So, pwedeng ito yung... Kanina, sa Roshan din nagtapos ang buhay dito ng mga GXR. So, ngayon, dapat hindi na maulit sa kanila. Kasi they are Usha. So, they have the leisure to get the Aegis advantage if ever na sila man yung mauuna. Mm-hmm. Ah, pero mukhang pick off muna yung gustong gawin dito ng GXR before they go and fully commit on the team fight. Okay, rolling boulder. Minatamaan nga ba yun? Nahuli ka, Balbon Lionax will be there. Pero dun sa gilid, mastan nga lang si Poloson. That's a 1-for-1 trade. Support for a support. Pero dun na nga din Mortimer's Kisses. Iko-commit nga ba nila dito? Pero na-cancel out nga lang yung Mortimer's Kisses dun. Mizu might fall down din dito. Nasusunod siya. Buybacks after buybacks na naman, mga kaibigan. Nadadala lang sila ng mga bukso ng damdamin nila dito. Pero yung Kalmot, yung Ursa, walang puko, mga kaibigan. Naka-kite out lang dito itong Senior Dream. Pero na-bash out siya dito. Yun nga lang. Tinamaan ng rolling boulder itong si Fearless. Pero buhay pa! Buhay pa ang bata, mga kaibigan! Jackie, natitira lang din ditong mag-isa. It's Jackie against the world na naman. It's 3-man down for MTG. Pero napakaraming buybacks ang kinumit doon ng GXR. So, even out pa rin yung nangyayari, Casey. Yappy. And si ano dito, sila siya dito, may buyback pa rin naman siya dahil. So, they can do if ever. Kaso, ang problema, hindi ko bibigyan na lang nila itong Roshan. Bibigyan na lang nila itong Roshan. Hindi na nila hayaang dumami pa yung casualty dito para sa team nila. And this is the Roshan for GXR. Not unlike the game numbers ko, na hindi sila nakapakuha ng Roshan. Ito yung magandang pasimula para sa kanila. Level 21. Itong si Raking, medyo behind nga siya in terms of levels. No? 24 na itong si Ursa. So, pero mamaya kasi... Siguro pag knockout na kite out lang din nila ulit yung Ursa. Yun lang naman yung mahalaga eh. Kaso nga alam, may pang sustain na din kasi siya. Hindi na enough yung Halberd alone. So, may BKB siya. And then for Ursa, Basher na rin. So, pag nakapitan ng Basher itong si Leshak, na pag ngangat-ngat, kita natin na talaga may kalalagyan yung Leshak dito. Dire's top tower is under attack. And back to the ball game tayo dito. Tier 2 tower on the top lane. Yun ang gustong kunin ng GXR. But dun sa bottom kasi nakuha na din pala ng MTG. So, Dire's top tower has fallen. Even out lang. Mirrored lang din na naman yung nangyayari, guys. And as of now, 5k gold lead for GXR. Slight lang naman. Slight lang yan. Wala pa yan. Yung game na to, hindi nagmamatter yung gold lead eh. Hindi na nagmamatter, yes, that's right. Dahil depende na lang to sa mga... Kanina nakita natin game number 1, di ba? Yung mga buybacks, kita natin kung paano nagamit ng both teams. So, feeling ko ngayon makikita ulit natin yung ganong klaseng scenario para dito sa game number 2. Hindi raw masyadong ramdam yung ano, yung hero ni Masaros. Kasi hindi naman ito yung playstyle talaga ni Masaros, di ba? We know na si Masaros parang siya yung carry na offlane. Sobrang wait, yaman kanina, niya lagi sa lane niya. SK siya kanina. Pero ngayon kasi utility hero to si Omni Knight. Eh, dito yung talagang lumalaban at yung nagbibigay ng space. Talagang mag-all-in lang sila kay Necro. Ay, kaya... Kirate King mamaya. Ang gagawin lang dito ni Omni Knight would be susustain lang talaga either si Leshrac or si... Or si Raid King, and then, yun na yun. Diba? Yun na yung trabaho ng isang Raid King. May na-point? Okay, may na-dream curl dun sa kabila, pero hindi natin na nakita. Lionax will fall down, and they will take this outpost ng MTG. Yeah, that's right. So, kita natin, unti-unti nang lumalamang or nag-snowball dito yung side ng GXR. And that is because napabayaan kasi talaga nila sa kusina. Ayan, sabi daw ni Kuya D, pag may Omni,
parang magiging pangatlong support na lang ang mangyayari, which is nga, at some at some at some draft naggumagana yan eh, like kung meron kayong 4 protect 1 na hero like mga Medusa, ganun gagana yan eh. Pero yung sa mga ganito, wala pa rin ako nakikita na talagang heater or talagang nanununtok na Omni Knight eh. Talagang nasa likod lang siya lagi, pagbibigay lang siya dito ng Guardian Angel, repel-repel lang dun sa gilid, di ba? Ganun lang. And tama naman din yon. And ganun din kasi nangyayari for this game. Medyo, hindi naman sa kulang. Yun nga lang, ang dali lang din i-dive ng backlines ng ano eh, may ng MTG. Kasi sila kasi may pa. Tsaka Earth Spirit as well, di ba? So, kulang sa hold, kulang sa lockdown. Yep, tsaka si Masaros dito, hindi na pwedeng ibigay sa sarili na yung sustain eh, di ba? Ibibigay niya talaga sa mga kapi niya. That means, etong si Masaros wait, na lagi pumasok na yata dito. Jackie, may even nga rin dito sa may backlines. And man, boy, doon sa likod, may follow-up pa na golem. Tingnan natin, mapapawag nga ba yung reincarnation ni Jackie dito. Pero to stay from the Omni Knight will not be enough. Tingnan natin, round 2 na nga mga kaibigan. Jack Guardian Angel, i-commit na nga rin dito. Pero doon sa likod, nangungulit lang itong si Foxy's. Magagamit na nga rin dito itong Misu. Pero Reaper, hindi yan nakagat. Para kay Leshock dito, Masaros, mamamatay nga rin. And sabi pa natin si Jackie dito, naku po, this might be the game ng GXR na makakabawi sila Hex. Mako-commit nga dito on 2K. Hindi pa rin nalang papatay yung record ko. Poloson, yung bawi talaga. Sobrang sulit for GXR and buyback from Lionax. Hindi pa rin naman tapos yung game natin dito. But might be a set of racks na makukuha dito. Raid game, magpa-buyback na yung plus snapfire. Pulasan na muna, takbuhan na muna mga itik dito. Mizu, okay lang. May iwan. Niki strat. Eto na lang. Sige, total, kanina pa ako namamatay. Ako na lang ulit. Ako na lang ulit, anak. Ako na lang ang piliin nyo. Ako na lang lagi. Okay lang. Waited naman yung pagpapatay dito ni Mizu ng ilang beses, di ba? Nabigyan niya ng shot etong si Ursa, di ba? Like I told you guys, parang nagsilbing decoy lang dito ang isang Necrophos. At saka hindi na rin kasi talaga, ito yung sinasabi ko draft pa lang, Mama Aki, na pag yung Omni Knight nang fall off sa laning phase. Wala, mahirap. So parang support na lang din talaga. Kaya usually, yung previous meta natin, ang ginagawa na lang sa Omni Knight would be, support. Post 5, taga Heavenly Grace, taga Purification, yung ulti, depende pa kung mapapop mo siya agad. Pero ang mahalaga dun talaga is makakapag-sustain ka sa teamfight, sa teammates. Hindi siya yung katulad nung SK na pwedeng mag-farm at the same time, pwedeng may disable. Oo, tsaka pwedeng may big ultimate din kasi. Ngayon, ano lang talaga eh, utility and nagiging support na nga rin itong si Masters, which parang para sa akin hindi rin ganun na bagay sa playstyle niya kasi kilala natin Masaros very aggressive to na offlane. Yeah. Yung mga Timberso, Mars, ganun yung mga hero niya talaga eh. Yeah, P, that's right. So, Jackie is going for the BKB. So, I think what BKB pwede maging game changer din dito for MTG. They just have to wait for it. Stretch the game kasi ganun lang yung choice nila. Kaso kasi the more you stretch the game, the more na mas dumalaki yung ano dito, yung gold lead dito ng GXR. Fearless and si kita mo, makakabawi na malapit na makabawi itong si Mizu. So I'm hoping na makabawi nga si Mizu dito. Oo. Wala, binibigay naman na lahat niya in your dream. Eh. Yep. Talagang kailangan lang na nila ma-hold down or maibigay ng maayos yung rolling boulder and yung dream coil. Si In Your Dream na yung gagawa ng ano eh, ng cleanup. Cleanup drive. Totoo, cleanup drive ang mangyayari din. Nullifier pa. Sakit na ni Ursa dito. Level 27 na rin siya eh. Kita mo yung gap niya, level 27, level 25. Level 23 lang yung carry dito ng MTG. So, paano na sila lalaban sa team fight? Yabi. And ito na nga, 5-man commitment para sa GXR. It's now or never. This might be the last clash dito since nag-buyback yung mga heroes ng MTG. Meron nga bang vision dito itong GXR? May group up din na nangyayari for MTG. Pero ayun na nga, na-spend na nga sila dito. Alam na kung nasan yung positioning nila. Yabi. Play safe na lang din kasi yung MTG dito eh. Uy, rolling boulder na po, delikado pa nga si Jacket Plus na si Papa nga din dito. BKBs, kung nabi, kumita doon sa likod. Napakagandang golem, connecting on to 4 heroes. Maso na dito, Aeon is to be popped out. Pero tingnan natin, napo-force out dito, or napo-focus fire itong si Jackie. The Incarnation Ground 2, pero buhay pa yung mga heroes ng GXR dito. Hindi makalapit yung makakapili yung gym dito. Jackie, kinakalmot-kalmot lang din. Plus the Reaper, FB, TikTok ka
na muna, Jackie. Mamamatay pa si Polo Sonton sa likod, pero si Fearless, kinakalmot-kalmot din dito. Demon down, and this might be it, mga kaibigan. Buyback will be committed para kay Polo Sonton dito, pero ito na, dinadive na nga rin sila dito. Wala na solusyon. Wala na. Wala na solusyon para dun sa ginagawa dito ng isang Earth Spirit dun sa isang pack. Yung pack talaga, walang panghuli. Oh, yung dalawang... Free game pack. Parang ganun. Ganun yung nangyari dito first. Tsaka first pick yung pack, ha? Oo. First pick yung pack. Hindi nila na-control. Oo, and GG. GG will be called. We're going for game 3, mga kaibigan. What if it has? And good job for GXR. At least ito yung hinahanap nila na ano talaga na laging. Eventually get the seeds. And yun na nga to summarize the game out. Like, wala lang din talaga silang panghuli sa pack. Yun lang yun talaga lang. Yung nangyari dito. Sulit. Imagine. Sulit yung 13 deaths ni Mizu. Digistrat. Digistrat pa nga. Digistrat indeed. Di, kasi, alam mo yun, focus masyado sila sa isang Necro na knowing na si Mizu dito, ang first item niya, Glimmer, ang ginawa niya lang naman would be backup ng Reaper, di ba? And bahala na si Inner Team and si Alacrity na humataw. At saka feeling ko talaga, wala silang pang-address to onto Puck and onto Poluson, di ba? Yaman din ni Poluson dito sa game na ito eh. Nakapag-BKB nga din siya agad eh. So, tingnan natin, game number 3, mga kaibigan. Habol pa kayo, pnxbet.com. And don't forget to use our promo code LUPON, WXC, upon registration. At syempre, PM lang kayo sa Kuya Nick page kung meron kayong mga katanungan. So, game 3 tayo. Saan ba tayo dito, Tita Casey? First blood na lang. First blood na lang tayo. Parang dayan lang, 2H lang, ha? First blood, MTG. MTG tayo. Kanina, MTG din yung naka-first blood. Let's go, direct. Ikasya mo na yan. Talo lang. Uy, bakit 20 lang? Ano ba yan? 250 da. Luging-lugi yung Necro talaga, guys. Si Biro mo, parang 5 minutes into the game. 1-0 or 2-0 pa yata yung last hits niya. Talagang sobrang kinawawa nila si Mizu na hindi nila napansin na sobrang free farm yung Ursa dun sa baba. Yep. And mind you, Omni-Knight lang yung katapat niya. Anong gagawin ng Omni-Knight sa isang Ursa? True. Game 3, first to 15 kills. 15 kills? MTG. Ganon din eh, di ba? Kasi nakakambak lang din sila ng GXR kanina. Game 1, game 2. Go. So, ayun na nga guys. Ito yung pnxbet.com. Yan yung sample natin. So, kung gusto nyo itry yan, punta na po kayo. Yes. On that site, pnxbet.com once again. And kung wala pa po kayong account, make sure to register under promo code LUPONWXC upon registration. And syempre, kung nakapag-register na kayo and may mga questions kayo about the pnxbet, ayan na, message lang po kayo sa Kuya Nick page. And syempre, kung nakapag-create na kayo ng account dahil advance ang mag-isip, bili na po kayo ng voucher codes. May bago tayong voucher seller page, and that is LUPONWXC voucher seller. Yun na nga, so magbe-break muna kami, guys. Babalik kami for game 3. Don't go away. Derek? Anek? Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced 9